Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video ay ibahagi ko po sa inyo mga ka-farmers na hindi pera ang puhunan na kailangan sa pagsisimula ng babuyan. I know na merong magsasabi mga ka-farmers na sinungaling yan, pera ang kailangan pag magsisimula ka ng babuyan. Pero watch this video until the end mga ka-farmers para maintindihan niyo po kung bakit hindi lang pera ang kailangan na puhunan para makapagsimula sa negosyong babuyan. Ginagawa ko din ang videong ito mga ka-farmers para matulungan kayo sa inyong plano bago kayo magsimula. Malalaman nyo dito mga ka-farmers kung suitable ba sa inyo ang negosyong ito at malalaman din ninyo ang kadalasang katanungan at problema na kakaharapin. So ang sumusunod na babanggitin ko mga ka-farmers ay makatutulong po sa atin para magtagal po tayo sa negosyong ito. Una, dapat meron tayong matatag na plano. Kailangan mga ka-farmers na merong tamang plano dahil dito nakasalalay ang pag-unlad ng ating babuyan. So dito papasok mga ka-farmers kung ano ba yung gusto natin, kung mag-fattening lang ba tayo or mag-iinahin, at pwede din na both mag-fattening at mag-iinahin. Ang ikalawa ay dapat meron kang dedikasyon at kagustuhan mo na magsakripisyo para makamit ang tagumpay. Alam naman natin mga ka-farmers na dedikasyon talaga ang kailangan sa negosyong ito dahil marami ang maaari mong isakripisyo dito para makamit ang tagumpay sa pagbababuyan. Ang sa akin mga ka-farmers, ang isinakripisyo ko po sa negosyong ito ay ang aking office job. So dati nagtatrabaho ako sa opisina mga ka-farmers, pero kailangan kong mag-resign para mag-focus na po sa pagbababuyan. At the same time, nag-aalaga din sa aking anak. Ang ikatlo mga ka-farmers ay dapat meron tayong technical skills. Kailangan ito mga ka-farmers na meron tayong technical na kakayahan sa pag-aalaga ng baboy. So dito papasok yung paano natin sila aalagaan mga ka-farmers and or ano yung gagawin natin kung sakaling magkakasakit sila. At ang ikaapat mga ka-farmers ay dapat meron tayong basic na kaalaman kung paano patakbuhin ang isang piggery at paano i-manage ang finance. So hindi po nasayang yung pinag-aralan ko mga ka-farmers. Graduate po ako ng Business Administration at ngayon ay apply ko lang din sa aming babuyan kung paano ko i-budget ang aming kaunting puhunan. As an owner mga ka-farmers, kailangan po na alam ninyo kung paano gawin ang mga nabanggit ko para maging matagumpay tayo at magtagal tayo sa negosyong ito. Tandaan ninyo mga ka-farmers na hindi po pwedeng iasa nyo po lahat sa inyong mga workers, lalo na po ang pag-manage ng finances. Kailangan din mga ka-farmers na alam ninyo kung bakit kayo papasok sa negosyong babuyan. Hindi po pwede na magnegosyo kayo ng babuyan dahil yung mga kapitbahay ninyo meron din negosyo na ganyan or yung kaibigan nyo po nagninegosyo din ng babuyan. So hindi po pwede na kukupya lang po tayo sa ibang hog raisers mga ka-farmers, kaya papasok din tayo sa negosyong ito. Kaya marami po yung nag-fail at hindi po nagtagal sa negosyong ito mga ka-farmers dahil kumukupya lang po sila sa iba sapagkat akala nila mga ka-farmers na kung meron kang negosyong babuyan ay malaki na ang inyong kita. So hindi po ganyan mga ka-farmers. So ang sumusunod na babanggitin ko mga ka-farmers ay mga rason na magsimula ka ng negosyong babuyan. Pero dapat mong i-check ang iyong sarili mga ka-farmers kung mag-fit po ba ito sa inyo. Una, hindi mo kailangan sumunod sa work routine tulad ng tayo ay nagtatrabaho mga ka-farmers. Papasok tayo ng 8 AM at uuwi ng 5 PM. Dito, ikaw ang may control sa iyong oras mga ka-farmers. Ikalawa, ikaw mismo ang amo sa sarili mong negosyo mga ka-farmers. Ikatlo, magagawa mo ang gusto mong gawin mga ka-farmers at kung kailan mo ito gustong gawin. Ikaapat, nakaka-improve ng ating pamumuhay. Ikalima,
Kung ikaw ay bored na sa inyong trabaho, so better to resign at magsimula ng negosyong babuyan. Ika-anim, magkakaroon ka ng negosyo na palaging may demand, mga ka-farmers. So, meron tayong iba't ibang rason, mga ka-farmers, kung bakit gusto nating magtayo ng negosyong babuyan. Kami, mga ka-farmers, nag-start kami noong mag-boyfriend pa po kami ng asawa ko para makapag-ipon kami ng extra, mga ka-farmers, nagsimula po kami sa negosyong babuyan. Pero meron ding mga negative factors, mga ka-farmers, na dapat i-consider at kailangan mo itong i-concur para sa iyong negosyo. Una, dapat mo ding i-analyze, mga ka-farmers, ang pagtaas at baba ng supply ng baboy dahil malaking epekto po ito sa presyo ng live weight. Mga 3 months ago, mga ka-farmers, ang mura po ng presyo ng live weight dito sa amin at ang mahal po ng presyo ng feeds. Buti ngayon, mga ka-farmers, medyo mataas na po ang presyo ng live weight dito ngayon dahil halos nauubos na po ang mga baboy sa Negros Oriental dahil sa sakit, mga ka-farmers. Ikalawa, dapat mo ring i-check kung meron ka bang kapital para magsimula at para mag-continue sa negosyong ito. Alam niyo, mga ka-farmers, ang negosyong babuyan ay tulad din ng ibang negosyo na sa pagsisimula mo ay hindi magkakaroon ka agad ng kita. At dapat magiging handa ka rin, mga ka-farmers, dahil meron ding time na malulugi ka. Naka-experience na po kami ng pagkalugi, mga ka-farmers, pero patuloy pa rin tayo hanggang ngayon. So, pasalamat tayo sa ating Panginoon sa patuloy niya pong paggabay sa amin sa negosyong ito. Ikatlo, dapat mo ding alamin, mga ka-farmers, kung meron ka bang mga factors na magiging hadlang sa pag-market ng iyong mga baboy. Ang negosyong babuyan, mga ka-farmers, ay magiging successful kung ikaw ay merong positibong pananaw sa buhay. Sa pagsisimula ng negosyong ito, mga ka-farmers, malaki ang magiging epekto nito sa pagkatao natin. Mai-encounter natin dito ang emotional at financial aspects. Kaya palagi ko talagang pinapayo sa mga baguhan sa babuyan, mga ka-farmers, na para magtagal po kayo sa negosyong ito, mahalin niyo po ang inyong mga baboy. Dahil kapag mahal mo sila at magiging parte na sila ng buhay mo, mga ka-farmers, gustuhin mo na talagang mag-alaga ng baboy palagi. Win or lose na po yan, mga ka-farmers. Kailangan talaga, mga ka-farmers, na dedicated ka sa trabahong ito dahil hindi ka nga pumapasok ng 8 a.m. at tumalabas ng 5 p.m. pero kung merong importanteng gagawin sa babuyan, mga ka-farmers, kailangan gawin mo ito agad, mapa-umaga man yan o gabi, mga ka-farmers. Wala ding holiday dito, mga ka-farmers. Everyday dito nagtatrabaho tayo kahit Sunday, mga ka-farmers. Dapat talaga, mga ka-farmers, na matatag ang ating loob pagpapasukin natin ang negosyong ito. Itong pagbababuyan, mga ka-farmers, minsan makakaubos po yan ng savings pero mapapalitan lang kapag makabenta na. Kung kayo ay mag-start pa lamang, mga ka-farmers, bilhin nyo lang po muna yung mga talagang kailangan. Huwag po muna gagamit ng kahit na anumang makinarya at gagamit lamang ng mga alternatives. Pero kung kayo ay meron namang malaking kapital, mga ka-farmers, so pwede kayong bumili agad. Tandaan ninyo, mga ka-farmers, na kung kayo ay merong negosyong babuyan, dapat alam nyo po ang pag-market. Like pwede kayo na pang-fattening lang yung ibenta or pang-litsunin or mga biik, mga ka-farmers. So yun lamang po, mga ka-farmers, ang may share ko for today's video at sana meron po kayong natutunan. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming!